showbiz fanatex, aktres na makakasama sana ni Mr. Alden Richards sa isang proyekto, aba nagsalita na kung bakit inayawan na muling makatrabaho si Alden Richards. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Katulad ng lagi nating ginagawa sa ating updates, lagi po tayo nagpapasalamat po sa inyo for always keep watching and supporting this channel, and as well as sa atin pong mga hinahangaan na si Alden, Maine Mendoza, at ang lahat ng mga balitang may kinalaman sa dalawang ito. So bago tayo magpatuloy, ay bigyan ko lang kayo ng konting updates patungkol po dun sa last uploads po natin sa Pinoy Celebrity Updates, kung saan si Maine Mendoza ay tuluyan nangang iiwan ang kanyang management na AAA. So dahil dyan, si Mr. Mike Tobiera nga ay nadismaya sa kanya pong naging desisyon. So ano nga ba ang nakapaloob sa balitang yan? Panoorin niyo po sa Pinoy Celebrity Updates. And then after that, after this video, you can watch also on our channel sa Celebrity Updates kung saan si Maine Mendoza nga ay nilayasan na ng tuluyan ng show. At ang shocking revelation, yung kumakalat na dahilan, ito po yung isa sa mga talagang pinagdiskusyonan ng ilan sa mga netizen po natin. Ano? At dahil dyan, narito na ang ilan sa mga komento. At of course, meron pa po tayong isang updates naman. Panoorin niyo po ito sa Celebrity Updates. And of course, sa isa nating channel sa Artista Life Updates, ay kung saan si Maine Mendoza nga ay isinangkot sa conflict sa politika na may kinalaman sa pamamaalam niya sa Itbulaga. Nalagay nga sa alanganin si Maine dahil sa isang actor politician. So maraming nagalit dito, no? Nag-react dito dahil parang tuwing nasasangkot si Miss Maine mula nang nasangkot yung pangalan niya dito, eh talagang ang dami ng hindi natuwa sa mga pangyayari sa buhay niya. And last update po natin, kagabi ibinigay ko po sa inyo ang buong detalye patungkol dun sa grupo na gustong pabagsakin si Alden Richards. Tukoy na, Alden, ito ang kanyang ginawa. So panoorin nyo po yan sa Darren's channel. Kung hindi nyo pa napanood sa main channel natin, ay panoorin nyo po. At ngayon, syempre, meron po kayong iba't ibang reaction patungkol dito sa issue na ito na nagkalat ngayon sa social news, social media, no? At magbabasa po tayo ng ilan sa mga komentong nanggaling mismo sa inyo. Narito po, panoorin po natin ang ilan sa mga komento ninyo. Unahin natin ang komento ni Ma'am Chiming Reyes. May nakatago sigurong babae sa loob ng car ni Alden, at baka yung second hand na babae na sexy lucky boobs at may anak pa, at siguradong mag-i-enjoy si Alden. Diyan di kaya, opinion lang po, ayun. So meron po kasing nag-stand out dito na sinabing hindi, nandun siya mula umpisa hanggang pagtatapos po ng anibersaryo ng McDo, at wala po siyang nakitang Glenda na tinutukoy po ninyo, no? Sabi na Ma'am si Vicky Paradina, alam naming si Maine ang nasa black car ni Alden. Nandun kami bago sumakay. Hinatid niya si Raisa kasama si Mama Ten. Katabi naman ang black car ni Alden. Ito naman pong isa sa mga katiyakan ni Ma'am si Vicky Paradina, dahil siya po mismo nandoon, eh. Diba? Kung siya po mismo nandun po sa lugar na yon, eh, maaring totoo yung sinasabi ni Ma'am Shibiki, no? So salamat Ma'am Shibiki sa inyo pong pagpapatunay patungkol sa bagay na ito. And of course, sabi naman po ni Ma'am Sheila Arnie Diong Lai, sus, pinapaingay lang ang pangalan niya kasi may pelikula, di kasi umuubra mga gimmick nilang ililink sa mga retokada at pa single single kuno, ayun. So marami naman po ang nagsasabi na maaring ginagawa lang ito kasi this is a publicity for Alden Richards, ano? Pinapaingay nila yung pangalan ni Alden dahil meron nga siyang paparating na proyekto. Sabi ni Jojo Valdez, good evening po Miss Darids. Wish ko sana makita ko po sa personal si Maine at Alden sa Itbulaga. Pwede po ba na iparating ninyo sa kanila? Kasi idol ko po silang dalawa. Update nyo po kung kailan ko po sila makita sa Itbulaga. Thanks Miss Darids and God bless you all. Ayun. So yung mga ganyang bagay kasi, Mr. Jojo Valdez, meron po kasi silang tinatawag na coordinator. Dahil po sa sobrang kasikatan nilang dalawa, sobrang busy schedule nila,
at lalo na po sa Itmolaga, eh medyo nagkakahigpitan ngayon dahil na rin po sinasabing meron na naman panibago, no, na kumakalat na virus. Sabi ni Ma'am Chick Larissa California, Christine Cirano ng USA, Alden Richards, Maine, forever. Thank you, Ma'am. Mabuhay kayo. Sobra ang paninira. Pero okay lang. Diyos alam, yan ang bait ninyong tao. We love you. Ayan. So, ito naman po ang isa sa mga komenta ni Ma'am Chick Larissa or Christine Cirano ng USA. So, ganun talaga. Kapag talagang sikat ka, eh, imposibleng hindi ka gawa ng kung ano-anong bagay. Pero, anyways, nandun naman, vindicated naman sila ng Lord. Salamat po sa inyong mga komento. Please, mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. And now, let's talk about our topic for today's video, kung saan nga ay nagsalita ng isang aktres patungkol po dun sa na-cancel ang proyekto ni Mr. Alden Richards dahil kumakalat nga sa social news or sa mga social media na isa sa mga kadahilanan kung bakit hindi nga natuloy ang proyektong ito ni Mr. Alden dahil na rin po sa pagkakaroon daw di umano ng hindi kaganda ang attitude, sino kayang tinutukoy nila. Pero bago yan, syempre itong si Mr. Alden Richards nga ay naspat din sa isang beach wedding po ni Manay or ng director na si Miss Cathy Garcia. Kilala niyo po si Miss Cathy na siya po ang nag-direct ng I Love You Good ng if I am not mistaken, is it I Love You Goodbye, parang ganon, na pelikula po ni Alden Richards with Catherine Bernardo. At alam natin that Miss Cathy Garcia is very favorite po niya si Alden Richards. Sobra niyang favorite actor ito dahil bukod sa napakabait daw di umano nito, and of course, napakagaling na actor. Kaya naman hindi po siya nawala dun po sa beach wedding ni Direct Cathy Garcia. At nakita natin, no, talagang pagtapos po nito, eh, grabe po yung mga naglalabas sa mga pictures sa social media. Talaga na-enjoy ni Alden dahil yung mga nakasama niya po sa pelikula ay kasama niya pa rin dito po sa pagdiriwang na ito. Kaya naman from our team, kinocongratulate natin si Direct Chris, si Direct Cathy Garcia Molina for having congratulations and best wishes to both of you. So, let's talk about this topic for today. Kung saan nagsalita na nga ang management ni Mr. Alden Richards kasabay ng pagkakaroon nga ng kanselado na proyekto ni Mr. Alden Richards. So, dahil dito, ito na po yung isa sa mga news about dito sa balitang ito. Bea Alonso will no longer star alongside Alden Richards in the upcoming film Special Memory, the local adaptation of the Korean movie A Moment to Remember, due to what the actress management said in is her full schedule this year. In a statement released to Fast Talk with Boy Abunda last Tuesday, May 2, Alonso management said, in the spirit of fairness, we deem it appropriate to advise the producer of Special Memory, a movie adaptation of A Moment to Remember, that Miss Bea Alonso had to respectfully beg off from his movie project under due to her full schedule this year. Miss Bea Alonso also has a contractual obligation with GMA Network to fulfill and that shall remain as our top priority, it concluded. Show host Abunda said the actress and her management decided to beg off from the project because Alonso does not want to keep the cast waiting for her while she attend to her other project. And also, Mr. Boy Abunda added that Alonso has agreed to and is happy over the production a decision recast. So, naglabas na nga ng saloobin itong si Miss Bea Alonso kasi kumakalat nga na maaari daw na hindi natuloy ito pong another project nila ni Alden dahil meron daw po di umanong isa sa kanila na meron daw masama ang ugali. Ganun yung lumalabas sa parang nag-a-attitude. So, pinapalabas nila na si Miss Bea Alonso daw ito. Meron naman nagsasabi si Alden Richards daw ito. So, ngayon lumabas na po yung totoo na talagang pinakancel na po nitong actress na to yung kanyang proyekto. Kasi, syempre, pinaganda lang nila yung rason. Ang totoong rason niyan, hindi naman talaga kumita yung unang Korean adaptation na susundan pa nila, 'di ba? Kahit naman sino eh hindi na po magsusugal dito. Sino magpo-produce niyan?
Diba? Eh, natalo na nga sila sa unang Korean adaptation, tas Korean adaptation na naman ibibigay sa kanya. So, sinabi na lang po yan ni Bea Alonzo na talagang puno yung schedule na. Pero in totality, eh, wala na po talagang balak na pagsamahin pang isang Bea at Alden dahil hindi naman talaga magkiklik. So, tanggapin na lang nila yung katotohanan na, no? And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds.